dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, good day po sa inyong lahat ng mga avid listeners ninyo na katulad ko. Sana ang storya kong ito ay mabasa po ninyo at sa palagay ko po kasi ay parang pang teleserye ang love story ko. Yun po ay sa palagay ko lamang. Itago niyo po ako sa pangalang Lingling. Nag-iisang anak po ako at si tatay ay barangay captain noon sa aming lugar. At si nanay naman ay may mini grocery na halos katabi lang ng aming bahay. Nasa first year college na po ako noon at 17 years old nang makilala ko si Jumbo. Medyo weird po ang pagkakakilala namin ni Jumbo noon. Panghapon ang klase ko noon kaya ang uwian ko ay alas 8 na ng gabi. Minsan isang gabi na uwian ko halos nagmamadali ako sa paglalakad. Gustong gusto ko nang makasakay agad dahil may pinagtataguan akong si Atong. Isang manliligaw na super kulit. Kahit na ilang beses ko na itong pinahiya at binaste dahil hindi man lang ito matinag. Tuloy pa rin ang pagbuntod sa akin ito at pagtingin ko sa likod ko ay nakita ko siya na panayang linga. Marahil ay hinahanap ako at nagmamadali akong makalayo para hindi niya ako makita noon. Sasakayan, ang daming mga nag-aabang na mga pasahero. Hindi agad ako makakasakay nito. Naglakad pa ako sa medyo malayo at nagtago sa may madilim na bahagi ng punong yon. Sinilip ko si Atong at panay pa rin ang linga nito at alam kong ako ang hinahanap niya. Hanggang sa may biglang huminto na kotse sa harapan ko. Nagbaba ito ng bintana at bahagya kaming nagkatitigan. Pwede ka ba? Tanong pa nito sa akin. Hindi ako kumibo pero nagtataka ako kung ano ang sinasabi niya. Sakay na, ang sabi pa ulit nito. Ako naman si tanga ay hindi nag-isip ng mga panahon na yon. Ang iniisip ko ay makalayo ka agad kay Atong. Napanayang hanap sa akin, Papa Dudut. Nang makalayo kami ay sakalang ang nag-sink in sa akin ang lahat nang bigla na lang akong sumama sa lalaking ito na istranghero sa akin. Tinignan ko ito at guwapo siya, Papa Dudut. Matangkad at may matangos na ilong at mahabang pilik mata. Hindi naman ito maputi pero hindi rin maitim. Sir, bababa na po ako. Salamat po sa pasakay. Kinakabahang sabi ko. Napatingin naman ito sa akin, Papa Dudut. Akala ko'y si Magda ka, ang sabi nito sa akin. Naku sir, hindi po ako si Magda. Ako po si Lingling. Sorry po. Sorry po kung napasakay kagad ako sa inyo. Kasi may pinagtataguan ako kanina eh. Medyo nataranta lang po ako. Kaya hindi ko naisip na magpakilala at masabing hindi ko talaga kayo kilala. Pero imbis na ibaba ako nito ay binilisan pa niya ang patakbo ng kotse, Papa Dudut. Kinabahan naman ako lalo. Oh my God. Nagdasal na ako noon na kung sakali man na rapin ako nito ay papayag na ako. Basta wag niya akong papatayin. Okay na rin siguro ito dahil gwapo naman ang nasa isip ko pa noon. Pero Papa Dudut, ang sagot niya sa akin ay dahil daw ako na ang nakasama niya. Ako na lang daw ang sumama sa kanya, pupunta kami sa isang bar. Sinamahan ko siyang uminom, Papa Dudut. Mabuti na lang at naka-ordinary ako at hindi naka-uniform.
Hindi naman ako umiinom pero sinamahan ko siya at nakinig sa lahat ng mga hinain niya. Nagpakilala ito sa akin at ang sabi niya ay si Jumbo siya. 28 years old at nagtatrabaho bilang office staff sa isang government office. Brinik daw siya ng long-time GF niya. Imagine, 14 years old pa lang daw sila noon nang naging sila. At ngayon ay 28 years old na sila. 13 years na naging sila. Graduate daw sila ng college noon nang mag-abroad si Maria, ang kanyang long-time GF. Nag-iipon na lang sila pareho para magpakasal pero nabuntis daw ito ng ibang lalaki sa abroad. At ito ang pinagpuputok ng butsi niya. Umiiyak pa nga ito nang nalasing na. After noon ay halos lasing na ito. Ang sabi niya ay hindi na niya kayang mag-drive pa. Kaya ang ginawa namin ay nag-check-in kami sa malapit na hotel sa bar na yon. Ang sabi niya, Papa Dudut, ay matutulog lang kami at magpapalipas lang siya ng hilo at lasing. Pero nang gabing yon ay may nangyari sa amin. Oo, Papa Dudut, I'm 17 years old at hindi ko alam kung bakit naibigay ko kaagad ang pinakaiingat-ingatan ko ng gabing yon sa isang lalaking noong ko lang nakilala. Sa isang estranghero. Papa Dudut, nag-sorry ito nang malaman niya na siya ang nakauna sa akin. Ang sabi niya ay bakit hindi ko daw sinabi. Sana raw ay tumanggi ako. Pero nahiya lang ako, Papa Dudut, at nahiya akong aminin na nagustuhan ko rin ang lahat. Tulad ng pagkakagusto ko sa kanya. Yes, I think I'm in love with him. Hinatid niya ako sa aming madaling araw noon at nagalit sa akin si nanay at tatay dahil inumaga na ako sa pag-uwi. Ang sinabi ko na lang, Papa Dudut, ay may tinapos kaming group project noon na kailangan ng ipasa agad-agad. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Mabuti na lang at naniwala sila sa akin. Hindi pa kasi uso ang cellphone ng mga panahon na yon. Papa Dudut, lumipas ang ilang araw at hindi nawala sa isipan ko si Jumbo. Kapag nasa kalsada ako, kapag may nakikita akong itim na kotse ay inaakala ko na baka si Jumbo yon at mag-cross muli ang landas namin. Hindi ko akalain na sa mura kong edad ay makikipag one-night stand na ako. Pero iba ito, Papa Dudut, dahil minahal ko na kaagad siya ang naka one-night stand ko. After almost 2 weeks ay nagabang ulit ako ng sasakyan noon at as usual, kasama ko noon ang makulit kong maniligaw na si Atong. Nang biglang may humintong nakamotor sa harapan ko. Ang akala ko ay kung sino. Pero nang nagtanggal na siya ng helmet ay si Jumbo pala. Grabe, Papa Dudut. Biglang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Bumilis ang tibok ng dibdib ko na halos gustong kumawala. Na starstruck talaga ako. Hindi ko akalain na makikita ko ulit siya. Pinasakay niya ako sa motor niya at agad naman akong sumakay. Natatawa naman ako noon dahil kay Atong na nagtataka. Teka, paano ako? Sino ba yan, Lingling, at kilala mo ba yan? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi ko ito pinansin at pinaharurot na ni Jumbo ang motor. Papa Dudut, ng gabing yon ay may nangyari muli sa amin. Ewan ko ba pero naging sunod-sunuran lamang ako sa lahat ng gusto ni Jumbo. Naulit pa nang naulit ang lahat at nandun na nagde-date kami, namamasyal, nanonood ng sine at paulit-ulit din na may nangyayari sa amin pero ang lahat ng yon ay walang label. Oo, parang kami pero hindi. Pero okay na rin sa akin dahil lang mahalaga ay mahal ko po siya. Hanggang sa dumating nga po ang hindi ko inaasahan na ako ay mabuntis ni Jumbo. Sinabi ko po ito sa kanya kaagad pero nagalit siya. Ang sabi niya ay ipalaglag ko daw ang dami niyang dahilan. Kitang kita ko ang galit sa mukha niya, Papa Dudut. Umiyak ako ng umiyak nang sinabi niyang hindi niya ako kayang panagutan dahil hindi niya ako mahal. Sa huli ay nagkasundo kami na pananagutan niya ang bata financially.
Pero hindi niya ako kayang pakasalan o kahit napakisamahan man lang dahil hindi daw niya ako mahal. 18 years old na ako nang mabuntis ako ni Jumbo. Almost one week bago ako nakaipon ng lakas ng loob na kausapin ang nanay at ang tatay ko tungkol sa pagbubuntis ko. Akala ko ay maiintindihan nila ako pero si tatay ay galit na galit sa akin. Napakalandi ko daw at hindi ko daw binigyan man lang ng kahihiyan ng pamilya namin. Kapitan pa naman daw siya at 18 pa lamang daw ako ay nagpabuntis na kaagad ako. Pero ang mas malala ay nung sinabi niya na kung hindi ako kayang panagutan ni Jumbo dahil hindi kami nagmamahalan kahit na ang totoo ay siya lang ang hindi nagmamahal. Ang sabi ko ay pananagutan naman niya ang bata financially. Pero mag-asawang sampal ang inabot ko kay tatay at aktong tatadyakan pa sana ako nito pero nakailag ako. Kung hindi lang ito inawat ni nanay ay baka nabugbog ako ni tatay sa galit niya. Iyak na lang ako ng iyak, Papa Dudut, and to cut the story short ay naikasal kami ni Jumbo. Hindi ko alam kung paano ang nangyari, ang alam ko lang ay sinugod ni tatay si Jumbo kasama ang buong team nila sa barangay. Sinuntok pa daw ni tatay si Jumbo at tinakot na kung hindi niya ako pakakasalan ay idedemanda siya nito ng rape. Dahil daw 17 lang ako at minor de edad nung una niya akong galawin. Dahil nga si Jumbo noon ay may edad na rin kumpara sa akin. Walang ibang nagawa si Jumbo noon kundi ang pakasalan ako. Papa Dudut, unang gabi na kami ay mag-asawa ni Jumbo ay pinaramdam kaagad sa akin ni Jumbo na talagang hindi niya ako gusto at napilitan lamang siya na pakasalan ako. Ang sabi niya sa akin ay nasusuka raw siya sa pagmumukha ko. Sinira ko daw ang buhay niya. Hindi ako ang pinapangarap niyang babae na makasama sa habang buhay at hindi niya ako mahal at hindi niya ako mamahalin. Hindi ka mahal-mahal. At kahit kailan ay hinding-hindi daw niya matututunang mahalin ang isang kagaya ko. Sobrang sakit, Papa Dudut, pero wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Madami naman ang nagsasabi na maganda ako. Nasa 5'2 po ang height ko at maputi din naman. Marami din naman po ang naniligaw sa akin pero ewan ko kung bakit sa mga sinabi niyo ni Jumbo ay feeling ko ay napakapangit ko para sabihin niya mga bagay na yon. Papa Dudut, huminto na rin ako sa pag-aaral para makapag-focus sa pinagbubuntis ko at asikasuhin na lamang si Jumbo. Tumira ako sa bahay nila Jumbo, tatlo kami sa bahay noon. Ang mama ni Jumbo na working din as government employee na katulad ni Jumbo. Ang nag-iisa namang kapatid ni Jumbo na bunso na si Bulan ay nasa abroad nagtatrabaho. At ang papa naman nila ay matagal nang patay. Mula nang ikasal kami ay hindi na ako tinabihan ni Jumbo. Hiwalay ang aming kwarto, Papa Dudut, at lahat po ng paghihirap ng loob ay ipinaranas sa akin ni Jumbo. Halos hating gabi na kung ito ay umuwi, yung tutulog na lang. Madalas pa ay lasing at madalas ding isumbat sa akin ni Jumbo na pinikot ko daw siya. Kumukulo daw ang dugo niya sa akin. Kapag Sabado at Linggo naman ay wala siyang pasok sa opisina ay palagi din itong umaalis. Minsan nga ay hindi umuwi at kinaumagahan na akong umuwi. Ang sabi ng mama ni Jumbo ay pagpasensyahan ko na lang daw at may malaking pinagdadaanan si Jumbo. Kakabreak lang daw nila ni Maria ang longtime GF niya na nabuntis ng iba. Tapos ay sumabay pa ang aming sitwasyon na ganon. Sinabihan naman daw niya ang anak niya pero talagang unawa na lang daw muna sa ngayon ang magagawa namin. Mabait naman sa akin ang mama ni Jumbo. Palagi ako nitong pinagtatanggol kapag inaaway ako ni Jumbo. Yun ay kung nandun si mama. Pero mas madalas akong awayin at sumbatan ni Jumbo kapag wala si mama at minsan, Papa Dudut, galing ako sa grocery para mamili ng kaunti. Nag-aabang na po ako ng sasakyan noon para umuwi pero hindi sinasadya na makita ko ang kotse ni Jumbo na nakaparada sa gilid ng daanan. Alam ko na kanya yon dahil alam ko ang plate number nito.
Nilapitan ko ang kotse niya pero walang tao sa loob. Para akong kinabahan dahil mag-aalas 3 pa lang ng hapon at dapat ay nasa trabaho siya sa Kapitolyo. Pero bakit nandito siya sa bayan? Lumayo ako at nagtago sa hindi halata pero natatanaw ang kotse niya. Hinintay ko papadudot na makabalik ito sa kotse niya at hindi nga nagtagal ay nakita ko na siya. May kasama siyang babaeng nakaangkla sa braso niya. Sexy po ito at maganda. Kulot at mahaba ang buhok nito. Alam kong kasama niya sa trabaho ang babae dahil sa suot nitong uniforme. Nagtatawanan pa ang mga ito at sa kilos nila ay halatang halata na may relasyon sila. Hindi ko po talaga napigilan ang sarili ko at nilapitan ko sila at sinabing, "Hi Jumbo, galing ako sa grocery eh. Nakita kita. Hindi ba dapat nasa trabaho ka? Oh, may kasama ka pala. Hello, ako nga pala si Lingling, ang asawa ni Jumbo." Nakangiti ako na nilahad ang kamay ko sa babaeng yon. Ngumiti naman ang babae at nakipagkamay sa akin, papadudot. Halata ko na nabubwisit si Jumbo at parabang namutla. "Saan ang daan ninyo? Babalik pa ba kayo sa opisina? Sasabay na ako sa inyo." Inunahan kong sumakay sa unahan ng babaeng kulot na yon. Walang nagawa si Jumbo kundi ang mag-drive sa likuran namin. Nandoon ang babaeng kulot na yon. Halos wala kaming imik ang tatlo, papadudot. Sobrang nagpipigil ako ng galit at selo sa babaeng nasa likuran ko. Gustong gusto kong sabunutan nito at pagsasampalin tapos ay tadyakan palabas ng kotseng yon. Noong nasa kanto na kung saan ay bababa na ako ay hindi ko napigilan ang sarili ko na magsalita ako ng pasaring sa kanilang dalawa. "Mauna na ako sa inyong dalawa ha, ingat kayo, magpapakabait kayo, behave." At padabog ko ng sinarang pintuan at tinitigan ko din ang masama si Jumbo. Buisit na buisit ako noon, papadudot. At selos na selos, papadudot. Sa bahay ay kinalma ko ang aking sarili ng hapong yon. Himala na maagang umuwi naman sa bahay si Jumbo. Hinarap kagad ako nito at kinumpronta. Galit na galit siya sa akin at wala daw akong karapatan na magselos at magsalita ng mga ganon dahil mag-asawa lang kami sa papel. Dinuro pa niya ang noo ko at tandaan ko daw na kahit kailan ay wala akong karapatan na umakto na asawa sa kanya dahil mag-asawa lang kami sa kaperasong papel. Wala daw akong pakialam sa lahat ng gusto niyang gawin at wala din daw siyang pakialam sa akin. Papadudot, sa galit ko ay nasagot ko na rin si Jumbo. Isinumbat ko sa kanya na ninakaw niya ang kamusmusang ko. Sinamantala niya ang kabataan ko at kahinaan. Ipinain niya ang maganda niyang mukha para pagsamantalahan ako at ako naman itong sitanga ay nagpadala. Ang sinabi ko ay sana nga ay hindi na lamang ako pumayag na magpakasal sa kanya. Dapat ay mas pinili ko na lang na idemanda siya. Kung alam ko lang kako na maaladimonyo pala siya sa pag-uugali, ay hinding-hindi ko pipiliin noon na mapakasal sa kanya. Sa galit sa akin ni Jumbo ay nasampal niya ako. Papadudod, sa lakas ng pwersa niya ay napasubsob ako sa divider na malapit sa kinakaroon na namin. At tumama ang nguso ko sa kantuhan noon. Umutok po ang labi ko at agad na nagdugo. Akala ko ay magsisisi siya sa mga nagawa niyang yon pero hinayaan lang niya ako. Papadudot, sobra ang pagkamuhi ko kay Jumbo ng mga oras na yon. Mahal ko po si Jumbo at umaasa ako na balang araw ay matututunan din niya akong mahalin. Basta ipakita ko lang na kahit nagagalit siya sa akin ay gagawin ko pa rin ang katungkulan ko bilang asawa niya. Pero habang tumatagal ay palala ng palala ang aming nagiging sitwasyon at away. Unti-unti na ring napapalitan ng galit ang nararamdaman ko sa kanyang pagmamahal. Minsan, pinagtanggol ako ng mama niya sa away namin. Nasabi ni mama sa kanya na kung may nangyaring masama sa aming magiging anak ay walang ibang dapat sisihin kundi siya. Dahil hindi man lang niya isa na alang-alang ang kalagayan ko na ako ay nagbubuntis. At ang sagot ni Jumbo ay wala daw siyang pakialam.
kahit pa mamatay kaming mag-ina. At hindi nga daw siya sure kung anak niya talaga ang dinadala ko. Sobra ako ng lumo at napaiyak na lamang noon, Papa Dudut. Sobra na talaga siya. Galit na galit ako noon kay Jumbo at sobrang pagkamuhi niya sa akin. At ganoon na rin ako sa kanya. Nagsisisi ako kung bakit ba kasi nagpakatanga ako at nagpadala ako sa kanya. E di sana'y nag-aaral pa ako sa mga panahong ito at nag-i-enjoy sa buhay kabataan ko. Hindi yung ganito na bata pa lamang ako pero nararanasan ko na mga bagay na ganito. Iniiyak ko na lamang ang lahat. Pati ang tatay ko ay nakakasama na rin minsan sa galit ko. Kung sana ay hindi ako pinilit ni tatay na maikasal kami, sana ay hindi ganito. Hanggang sa dumating si Bulan dito sa Pilipinas para magbakasyon ng 2 buwan. Ang kapatid na nakababata ni Jumbo. Mas bata lang ng 3 taon si Bulan kay Jumbo. Papa Dudut, sobrang bait po ni Bulan. Kabaliktaran ng ugali na meron si Jumbo. Nang dumating siya dito kahit na hindi pa niya ako nakikilala ay binilhan niya na rin ako ng mga pasalubong. Tapos ay parang mas asawa ko pa si Bulan kung mag-alaga sa akin. Si Bulan ang nakakasama ko sa pagpapacheck up ko sa OB. Siya din ang kasama kong mamili ng mga gagamitin ko at ng magiging baby ko kapag nanganak na ako. Madalas na kami ang magkasama na mag-grocery at mamasyal. Mas madalas kasi na kami lang ang naiiwan sa bahay kapag may pasok si Mama at si Jumbo sa trabaho. Pansamantala, Papa Dudut, ay naging masaya ako at nakalimutan kong pansamantala na ang bahay na yon ay impyerno. Halos hindi na rin kami nagkikibuan ni Jumbo at hindi ko na siya pinapansin at hindi ko na rin siya inaasikaso. Kapag nagagalit siya sa akin ay hindi ko na siya pinaglalaba at hindi ko na rin siya pinagsisilbihan para ipaghain tulad ng ginagawa ko noon. Isinusumbat ko sa kanya na hindi ko siya asawa at asawa lang sa papel. So huwag ka mag-expect na mula ngayon ay gagawin ko ang mga bagay na ginagawa ng isang asawa sa kanyang asawa. Ang sabi niya ay siya ang nagpapalamon sa akin. Pero matapang ako ngayon at lahat ng sumbat niya sa akin ay may panlaban ako. Hindi niya ako inaabutan ng singkong duling para sa sarili ko. Si Mama ang nagpapalamon sa akin at si Mama ang nag-aabot ng pera sa akin. Ang sabi ko, yung pagpapalamon niya sa akin kung pinapalamon man niya ako, kulang pa sa ginawa niyang pagsasamantala sa akin at pagpapahirap. Basta hindi na po ako nagpapatalo ngayon. Ngayon pa na nadagdagan na ang kakampi ko sa bahay. Nasa panig ko si Mama at si Bulan. Kapag nagkakainitan kami ni Jumbo sa pag-aaway ay namamagitan ito sa amin. At mas madalas na ako pa nga ang kampihan nito tapos minsan ay sasabihin ni Jumbo na huwag makialam dahil away mag-asawa yon. Ang sabi ko naman ay excuse me, hindi kita asawa. Sa'yo na rin ang galing yan na hindi tayo mag-asawa. Asawa lang sa kapirasong papel. Hanggang doon lang. Minsan, Papa Dudut, kapag nasa bahay si Jumbo, ay mas ipinapakita ko pa nga dito na mas inaasikaso ko si Bulan at ipinapakita kong close kami ng kapatid niya. Alam ko na parang nagsiselo siya pero wala siyang magawa. Minsan, nagdadabog na lamang ito o kaya ay nagpaparinig o di kaya ay lalayas na lang o aalis ng bahay o magkukulong sa kwarto. Guwapo din po si Bulan, mas matangkad ito kay Jumbo at mas maputi. Napakabait pa nito. Ang kotse pala na minamaneho ni Jumbo ay pagmamay-ari ni Bulan. At ang motor lang ang kay Jumbo. Naging very close kami ni Bulan, Papa Dudut. Lahat-lahat na nangyayari sa amin ni Jumbo ay sinasabi ko sa kanya. Napalagay na kasi ang loob ko ng husto kay Bulan. Pero isang araw, Papa Dudut, ay may inamin sa akin si Bulan. Isang sekreto na napakatagal na niyang inililihim. Papa Dudut, bakla po si Bulan.
as in straight gay. Hindi daw po siya nagkakagusto sa isang babae as in mula pa ng maliit siya ay talagang mas lamang na sa lalaki siya nagkakaroon ng crush. Medyo feminine nga pong kumilos si Bulan pero kapag nakasama mo naman po siya ay hindi mo naman kakikitaan na bakla ito. Lalaking lalaki ang kilos niya. Pati pananamit at lalo na ang boses nito na lalaking lalaki. Katunayan ay may boyfriend nga daw siya sa abroad. Nagulat talaga ako Papa Dudut dahil hindi ko man lang nakakitaan ito kahit na katiting na hinala na bakla pala ito. Papa Dudut, wala daw pong nakakaalam sa buong pamilya niya at kamag-anak na siya ay ganon. Nahihiya daw siyang aminin dahil pulis noon ang namayapan niyang ama at mga angkan nila sa side ng father nila ay puro pulis o sundalo. Maganda ang loob niya sa akin kaya nasabi niya ang sekreto niya at sana raw ay walang makakaalam. At para naman makakilo siya sa bahay nang walang itinatago sa akin dahil madalas na kami lang naman ang palaging magkasama. Papa Dudut, na gulat po talaga ako pero dahil doon ay lalo kaming napalapit sa isa't isa ni Bulan. Kapag kami lang sa bahay ay malaya siyang nakapagsasalita ng mga salita niya bilang isang gay. Nakakakilos din siya ng gusto niya hanggang minsan Papa Dudut. Nilambing ko si Bulan na ipag-drive niya ako dahil gustong gusto kong pumunta sa birthday ng aking dating classmate na kaibigan ko. Pero ayaw kasi akong samahan ni Bulan dahil hindi daw siya mahilig sa mga party. Kaya pinilit ko ito. Nanood ito ng TV sa salas kaya naman niyakap ko ang kabilang braso ni Bulan at inihilig ko ang ulo ko sa balikat niya habang pinapapayag ko ito na samahan ako at ipag-drive. Pero hindi ko alam Papa Dudut na si Jumbo pala ay nanonood na sa amin sa pintuan. Kunwari akong nagtampo at biglang tumayo at lalabas sana sa terrace pero naabutan akong masamang masama ang mukha ni Jumbo na nakatitig sa akin. Medyo kinabahan naman ako noon at tinabig ako ni Jumbo at agad niyang nilapitan si Bulan para suntukin. Nagpang-abot po ang dalawa Papa Dudut. Alam kong selos ang namayani kay Jumbo para gawin yon. Ang sabi ni Jumbo ay isang malaking anaconda si Bulan dahil inagaw daw ako. Kapatid pa naman daw niya ito pero nagawa pa rin siyang ahasin. Kahit araw hindi maganda ang aming pagsasama, sana man lang daw ay isinaalang-alang pa rin ni Bulan na kahit na anong gawin ay kasal ako sa kapatid nito at asawa pa rin maituturing. Kahit na anong tanggi naming pareho ni Bulan na wala kaming relasyon, ay hindi ito naniwala sa amin. Napakalandi ko daw talaga. Kahit na sino raw lalaki ang mapalapit sa akin ay pinapatulang ko. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang Papa Dudut. Natapos ang 2 months na bakasyon ni Bulan at sobra akong nalungkot nang bumalik na siya sa abroad. Pakiramdam ko ay nawala na ako ng kakampi sa bahay. Nawala ng kaibigan. Masyado akong naapektuhan noon at talagang umiyak ako nang hinatid namin siya sa airport. Masama talaga ang tingin sa amin ni Jumbo noong yakapin ako ni Bulan bago kami nagkahiwalay. Feeling ko kasi Papa Dudut ay babalik na naman ako sa dati na magiging malungkot at babalik na naman ako sa dati na magiging impyerno ang buhay ko dahil kay Jumbo. Lalo ngayon naaalis na si Bulan. Nang pauwi na kami Papa Dudut ay wala kaming imikan ni Jumbo. Si Mama, ako at si Jumbo, noong mahimasmasa na ako ay nagsalita si Jumbo. Kung todo ang iyak mo ah, yan ba ang walang relasyon? Kunwari ay tumawa ito na nang aasar. Si Mama naman ay hindi kumikibo at hindi rin ako kumikibo. Pero hindi tumigil si Jumbo sa kakaparinig sa akin at sa kakasumbat. Kesyo malandi daw ako at hindi na nahiya pa na pati kapatid niya ay pinatulan ko. Kahit daw anong tago namin ni Bulan ay hindi maitatago ang relasyon namin. Kapag nanganak na raw ako Papa Dudut ay iwan ko ang bata sa poder nila at lumayas na ako sa bahay nila. Tahimik lang noon si Mama. Alam ko na nakukumbinsi na rin si Mama na meron nga kaming relasyon ni Bulan dahil sa kakaiba naming closeness.
Umiiyak lang ako pero Papa Dudut, walang tigil ang bunganga ni Jumbo. Ang dami niyang sinasabi na puro masasakit na salita sa akin. At ang mas masakit Papa Dudut ay si Mama na palaging nagtatanggol sa akin noon ay parang wala na ring pakialam. Sa sobrang sama ng loob ko ay nasabi ko ang katotohanan. Alam mo Jumbo, ikaw lang ang minahal ko noon at wala nang iba. Pero ikaw din ang nagturo sa akin para kamuhian ka at tanggalin ang lahat ng kung ano man ang meron na pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo. Simula ng kapatid mo, sobrang bait niya sa akin. Pero hinding-hindi niya ako kayang mahalin dahil ang kapatid mo ay isang bakla. Halos hindi ko mabigkas ang mga salita ko sa sobrang iyak at hikbi ko. Natigilan naman si Mama at napatingin sa akin sa likuran niya. Nagalit pa sa akin noon si Jumbo na gawa-gawa ko lang daw yon. Ang sabi ko, sa tagal ninyong nakasama si Bulan ay wala man lang kayong alam sa tunay niyang katauhan. Bakla si Bulan at sa ibang bansa niya nahanap ang tunay na kaligayahan at ang tunay na siya. Hindi niya maamin sa inyo ang lahat dahil ayaw niyang ma-disappoint kayo sa kanya at magbago ang tingin niyo sa kanya. Sobrang bait sa akin ni Bulan bilang isang tunay na kapatid at kaibigan. Hanggang doon lang yon. At sa bahay niyo, siya lang ang taong nagpakita sa akin ng totoong malasakit at pag-aalaga. Oo, umiiyak ako at todo ang drama ko kasi nawawalan na naman ako ng kakampi sa buhay, Papa Dudut. Nakita ko yon sa katauhan ni Bulan. Sana nga ay naging isang tunay na lalaki na lamang si Bulan at totoong merong kaming relasyon pero hindi eh. Sana naman ay huwag niyong idamay si Bulan sa masamang tingin niyo sa akin. Tanggapin niyo kung ano siya at huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang sinabi mong pagkasilang ko sa bata ay iiwan ko ang bata sa inyo at lalayas na ako sa inyo. Natahimik kaming tatlo sa lahat ng mga sinabi ko, Papa Dudut, hanggang makauwi kami sa bahay ay wala kaming imikan, Papa Dudut. Ilang araw na wala si Bulan at sobrang lungkot ko. Sobrang stress ko na sa pagbubuntis ko, malaki na ang tiyan ko at manganganak na ako next month. Inisip ko pa nga na kapag lumabas na ang baby ko, ipinaglihi na siya sa sama ng loob dahil sa 9 ko itong dinala ay puro sama ng loob, iyak at hinagpis ang naramdaman ko. Idinagdag pa na gusto kong sundin si Jumbo, pagkapanganak ko ay aalis ako dito. Pero saan ako pupunta? Ayokong bumalik sa bahay namin dahil masama din ang loob ko sa tatay ko na pinilit akong ipakasal sa lalaking ito. Minsan ay tinatawagan ako ni Bulan. Alam na rin niya na sinabi ko na sa pamilya niya ang lahat ng lihim niya. Umiyak pa nga ako dito sa pagsusori at ikinuwento ko ang lahat na napilitan lamang ako, Papa Dudut, na sabihin ang katotohanan dahil akala talaga nila ay may relasyon kami. Pero hindi siya nagalit. Bagkos ay nag-thank you pa. Kasi talagang nahihiya daw siyang aminin ang lahat sa kuya niya at sa mama niya noon pero noong nakaraan daw ay tinawagan siya ni mama at nagkadramahan pa nga sila. Natanggap siya nito at mahal na mahal. Kahit na anuman ang katauhan nito ay lalo siyang minahal nito. Ganon din daw ang kuya niya. Tanggap siya nito at walang nagbago at mahal pa rin siya nito. At nagsorry pa nga daw sa kanya dahil kung ano-ano ang iniisip nito sa amin. Dahil daw doon ay lalo niyang napatunayan na mahal siya ng mama niya at ng kuya niya. Huwag daw akong mag-alala dahil sinabihan din daw niya ang kuya niya na huwag akong awayin. Sinabi daw niya na kung pag-uusapan ang lahat ng mahinahon ay makukuha ang lahat sa usapan. Sinabi din daw ni Bulan kay Jumbo na napakabait ko daw. Kung kakausapin nga lang daw ako ng maayos ni Jumbo at hiwalayan ng maayos ay papayag ako. Ang sabi ko ay oo naman, payag ako basta maayos namin pag-uusapan. Pero ang problema lang talaga ay si tatay. Mula nga noon, Papa Dudut, ay halos hindi na ako awayin ni Jumbo. Nanganak na nga ako at isang lalaki na napakagwapo ang naging anak ko. Halos lahat ng detalye ng katawan nito ay nakuha niya kay Jumbo.
Ang kulay lang yata ang kinuha sa akin ng anak namin na si Buboy. Maputi ito, Papa Dudut. Mula nang nanganak ako ay unti-unting nagbago si Jumbo. Umuuwi na ito palagi ng maaga, sabik na sabik siya palagi na makita si Buboy. Maaga din siya palaging gumigising para lang makatambay muna kahit konti sa aming kwarto ni Buboy bago pumasok sa trabaho. Kapag day off naman ito ay hindi na rin halos ito umaalis at tinutulungan niya akong alagaan si Buboy. Maayos na rin niya akong kausapin. Kahit papaano ay nakikita kong nag-aalala na rin siya sa kalagayan ko. Hindi na rin po ito umuuwi ng lasing o nakakainom. Malaki ang pinagbago ni Jumbo nang nanganak ako, Papa Dudut. Ang sabi ni Bulan kapag tumatawag siya sa akin ay palagi niyang pinapaalalahanan ng kuya niya na pakitunguhan ako ng maayos at ang baby namin. Noong magtatatlong buwan na ang baby namin ay naalala ko ang pinangako ko kay Jumbo na kapag nanganak ako ay aalis na ako sa poder nila at iiwan ko ang anak ko. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kaya na iwan lang ito. Kaya nakaisip ako ng plano. Una ay kinausap ko ang mama ng dati kong classmate na kaibigan ko kung matutulungan nila ako na makahanap ng trabaho at matutuluyan. Sakto naman na may inalok sa aking trabaho si Tita, ang mama ng classmate ko. Sa isang milk tea house sa isang mall. Okay na rin daw yon panimula. Mag-ipon daw ako para makapagpatuloy ng pag-aaral. Tapos ay sa kanila na muna ako tumuloy. Kapag kaya ko na raw ay saka na lang daw ako maghanap ng matutuluyan na sarili ko. At kung may makita raw ako na ibang trabaho na mas maganda ang sahod ay saka ko na lang sunggaban. Pangalawa ay kinausap ko si Jumbo. Isang araw na wala siyang pasok, nasa kwarto namin si Jumbo at nilalaro si Buboy. Ang sabi ko kay Jumbo, naaalala mo ba yung sinabi mo na kapag nanganak na ako ay iwanan ko si baby sa poder niya at umalis na ako? Medyo natigilan naman noon si Jumbo at napatitig sa akin, sabay sabi na ano ka ba? Sorry kung nasabi ko yung mga bagay na yon. Hindi ko sinasadya yon. Binabawi ko na. Sorry talaga. Natawa lang ako at wala yon. Ano ka ba? Nakahanap na kasi ako ng trabaho at matutuluyan. Ang gusto ko lang sana, Jumbo, ay hayaan mo pa rin akong maging ina ng anak ko. At huwag mong ipagkait sa akin yon. Nagmamakaawa kong pakiusap kay Jumbo. Sana hayaan mo lang ako na kahit anong oras at panahon ay makadalaw ako sa anak ko at maiparamdam ko pa rin sa kanya na ako ang ina niya. At sana ay mahiram ko siya kahit na kailan ko gustuhin. Halos maiyak na ako noon dahil nalulungkot talaga akong isipin na mapapalayo na sa akin ang anak ko. Ano ka ba, Lingling? Hindi ko naman gustong umalis ka dito. Sorry sa lahat ng mga nasabi kong masasakit na salita. Hindi ko talaga intensyon yun dati. Dito ka na lang at saka sino mag-aalaga kay baby? Eh di kumuha ka ng yaya. Si Aling Pilar na kapitbahay natin. Hindi ba nag-aalok siya noon na kapag nanganak ako ay siya ang kukunin natin na yaya? Kung magpapatuloy ako sa pag-aaral? Sagot ko naman kay Jumbo. Alam kong nalungkot at nag-aalala si Jumbo sa gusto kong mangyari. Ang sabi ko naman sa iyo, tutuparin ko lahat ng gusto mo pero huwag kang mag-alala, Jumbo. Hindi ako galit. Papa Dudut, hindi pumayag si Jumbo. Ayaw niya na umalis ako. Alagaan ko na lang daw ang anak namin pero ang sabi ko ay may pangarap din naman ako. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Magtrabaho ako para makaipon at makapagtapos ng pag-aaral para sa sarili ko. Gusto kong ipagpatuloy ang buhay ko na naudlot dahil sa pansamantala niyang ninakaw na kamusmusan ko. Idinagdag ko pa, Papa Dudut, na kapag nakapagtrabaho na ako at nakapagtapos ng pag-aaral ay gusto kong ipaanal ang kasal namin. Para naman hindi niya masabing sinira ko ang buhay niya. Kung maayos na ang lahat at dumating na ang panahon na magkaroon siya ng mamahalin ay pwede na niyang pakasalan at kukunin ko ang anak namin. Depende sa sitwasyon at sa kagustuhan ng bata.
Pero ang mata ni Jumbo ay nagmamakaawa na huwag akong umalis. Ang sabi niya kung gusto kong mag-aral ay pag-aaralin niya ako. Para makabawi man lang daw sa lahat ng sakit at pahirap na naipadanas niya sa akin noon. Pero ang sabi ko, Papa Dudut, ay ayaw ko nang magkaroon ng utang na loob sa kanya. Sabi niya, iwag kong isipin na utang na loob yon at gagawin niya yon kabayaran sa lahat ng mga pinaranas niya sa akin. Dahil kahit na anong gawin daw, habang buhay na kaming may koneksyon. Nagsorry din siya sa lahat ng mga nagawa niyang sama ng loob na mga panahong buntis pa ako. Babawi daw siya sa akin at sa anak namin. Papa Dudut, pinag-aral ako ni Jumbo. Hindi ako umalis ng bahay nila at si Aling Pilar na kapitbahay lang namin ang naging yaya ni Buboy kapag wala kami at nasa trabaho sila ni Mama. At ako naman ay nasa school. Masayang masaya ako dahil mula noon ay naging maayos na ang buhay ko at lalong lalo na sa pakikitungo sa akin ni Jumbo. Hanggang isang araw, Papa Dudut, kakalabas lang namin ng gate sa school namin, uwian namin noon. Kasama ko ang kaklase kong bakla na si Tek-Tek. Dala niya ang bag ko at nakaangkla ako sa braso niya. Masaya kami nagtatawanan noon dahil pinagkwekwentuhan namin ang lalaking crush niya. Lantad naman po na bakla si Tek-Tek sa school namin, Papa Dudut. Pero kung hindi mo siya kilala ay aakalain mo na lalaki siyang tunay. Dahil sa kilos niya at itsura. Pero ang boses niya ay medyo malamya. Hindi ko alam na nakamasid pala sa amin si Jumbo sa hindi kalayuan. Napadaan pala ito doon at hindi sinasadya na nakita niya ako. Bigla na lang ako nagulat dahil biglang inagaw ni Jumbo ang bag ko kay Tek-Tek at basta na lamang akong hinila nito sa braso ko at nagmamadali na itinawid ako. Sobra akong nagulat pati na ang lahat na nandun ay nagulat at napatingin sa amin ni Jumbo. Ano ba? Nasasaktan ako, wait. Ang sabi ko. Sumakay ka. Utos nito na pagalit sa akin. Ayoko. Pasigaw na sabi ko dito. Sasakay ka ba o bububugin ko yung lalaking yon? Sabay turo nito kay Tek-Tek sa kabilang kalsada. Halos pasigaw na rin na sabi sa akin ni Jumbo yon. Wala akong nagawa kundi ang sumakay ako sa motor niya. Nahihiya na rin naman ako at halos pinagtitingin na kami ng lahat ng tao doon. Nang sumakay ako, padabog niyang isinabit sa leeg ko ang bag ko. Loko ka? Sabi ko. Pinaghampas ko siya sa likod noong nakasakay na rin siya. At pinaharurot ang motor. Umiiyak ako noon, Papa Dudut, ang sabi ko ay napakawalang yamo talaga. Noong nasa bahay na kami ay sinumbatan na naman niya ako at pinag-aaral daw niya ako pero puro kalandian daw ang inaatupag ko. Sabi ko ay wala kang pakialam dahil hindi kita asawa. Halos pasigaw ko ring bulyaw dito. Hindi pala asawa ha. Halika dito. Hinablot ako nito papunta sana sa kwarto niya, Papa Dudut. Halos nag-iilahan kami nito dahil ayaw kong pahila sa kanya. Umiiyak na noon si Buboy na buhat-buhat ni Aling Pilar. Sa takot ni Aling Pilar ay pinasok niya sa kwarto si Buboy na noon ay nasa salas, Papa Dudut. Si Mama naman ay wala pa noon sa bahay. Halika dito, ipapatikim ko sa iyo ang dapat mong matikman. Umiiyak na ako noon, Papa Dudut, at takot na takot. Nahila nga niya ako sa kwarto niya, Papa Dudut, at pabalyang nilakang pintuan. Nagsisigaw ako noon at humihingi ako ng tulong noon kay Aling Pilar. Pabalya niya akong hiniga sa kama, Papa Dudut, at pumatong sa akin at pinaghalikan niya ako. Nung una ay pumapalagpa ako. Pero sa huli ay nagpaubaya na rin ako. May nangyari po sa amin noon, Papa Dudut. Pagkatapos na may mangyari sa amin ay sinabi niyang mahal niya ako matagal na. Mula noong naging maayos na ang pakikitungo sa akin ni Jumbo, ay napatunayan ko sa sarili kong hindi naman pala nagbago ang pagmamahal ko dito. Mahal ko pa rin siya, pero sobra akong naiinis sa kanya dahil sa ginawa niyang iskandalo kanina sa school. Kaya ang sabi ko sa kanya ay hindi ko na siya mahal. Nabubwisit ako sa kanya dahil sa ginawa niya ngayon. Nagkunwari akong umiiyak, Papa Dudut, at pinaghahampas ko siya sa balikat. Pero niyakap lang niya ako.
Ang sabi niya ay liligawan niya ulit ako para mapatunayan niya sa akin na mahal niya ako. Niligawan niya akong muli, Papa Dudut. Inalam niya ang schedule ko at sinusundo niya ako kapag nagkakataon na labas na rin siya sa trabaho. Kapag may lakad ako with my friends o may ginagawang project outside the school ay hinahatid niya ako at sinasamahan kapag wala siyang pasok. Kinaibigan din niya lahat ng kaibigan ko at halos gusto niyang kilala niya lahat ng mga nakakasalamuha ko. Naging kaibigan na rin niya si Tek-Tek na minsan niyang pinagsilosan. Noong nalaman nga niyang bakla ito ay natatawa na lamang siya sa sarili niya. Ang tawag nga ni Tek-Tek kay Jumbo ay Papa Jumbo. Palagi din ako nitong niyayayang mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas at nireregaluhan. Naalala ko tuloy noon nung una ko siyang nakilala, ginagawa din niya lahat ng yon pero walang label ang relasyon namin. Hindi mahilig magsabi ng I love you si Jumbo. Hindi rin niya madalas sabihin sa akin na ginagawa niya ang lahat ng yon dahil mahal niya ako. Although alam ko na nililigawan daw niya ako, ay nakukulangan pa rin ako. Hindi kasi siya very vocal sa nararamdaman niya. Hanggang minsan na galing ako sa school ay naabutan kong tulala si Jumbo sa terrace na para bang may malalim na iniisip. Nagulat pa nga ito dahil dumating na ako. Ang sabi ko, akala ko ba ay gagabihin ka? Bakit nandito ka na kaagad? Hindi mo pa ako sinusundo. Kunwari ay pagtatampo ko. Ang sabi niya ay masama lang daw ang pakaramdam niya. Mula ng araw na yon, Papa Dudut, at sa mga sumunod pang mga araw ay napansin kong palaging para nag-iisip ng malalim si Jumbo. Nabawasan na rin, Papa Dudut, ang pagsundo niya sa akin sa school. At madalas na rin itong gabihing umuwi. Something is wrong talaga. Nasabi ko yon kay Tek-Tek at sa iba ko pang friends sa school kaya ang ginawa namin isang hapon ay nag-cutting classes kami. Maaga pa sa uwian ni Jumbo ay inabangan namin siya. Gamit namin ang kotse na hiram ng aking kaklaseng lalaki ay minam naman namin si Jumbo. 5 p.m. ang out niya. Maya-maya pa ay nakita na namin siya na sumakay sa kotse ang dala niya na pagmamay-ari ni Bulan. Sinundo namin siya at pumasok siya sa isang subdivision. Malayo ang agwat ng sasakyan namin sa kanya para hindi halata. Noong huminto siya ay huminto din kami malayo sa kanya. Nakita namin na pumasok siya sa isang bahay doon. Papa Dudut, hindi na namin nahintay na lumabas muli si Jumbo sa bahay noon dahil papagabi na. Nagaya na rin umuwi ang mga kaklase ko sa bahay, kunwari ay wala akong alam. Gabi na nang umuwi si Jumbo at nilaro pa niya si Buboy bago natulog. Ang sabi niya ay busog na raw siya at kumain na. Ang sabi ko ay bakit palagi kayatang ginagabi? Ang sabi lang niya ay nagkayaan daw kasi sa opisina. Sabi ko ay bakit gabi-gabi naman yata? Ang sabi lang niya ay oo, hayaan mo, sa susunod ay pipilitin kong tumanggi kapag nagaya sila. Sa isip-isip ko ay nagsisinungaling siya. Papa Dudut, kinabukasan bago mag-alasing ko ay inabangan muli namin ni Tek-Tek si Jumbo. Hindi sa labas ng opisina niya kundi sa bahay na kanyang pinuntahan. Tulad ng kahapon ay doon dumiretso si Jumbo after ng work niya. Ginawa namin ni Tek-Tek ang plano namin, nag-doorbell siya at sobrang kabang-kaba ako noon. Sa katunayan ay ilang beses nang sinabi ko kay Tek-Tek na umuwi na lamang kami at huwag nang ituloy ang aming balak. Pero si Tek-Tek ang mapilit at huwag daw akong mag-alala, siya daw ang bahala. Basta't sa likod niya lang ako. Nakailang doorbell si Tek-Tek pero ang tagal bago may nagbukas ng pintuan. Wait lang, narinig pa nga naming sigaw sa loob ng bahay. Papa Dudut, na gulat ako dahil kahit na hindi ko naman siya na-meet at nakita in person. Alam ko at sigurado ako na si Maria ang nagbukas ng pintuan. Ang ex-girlfriend ni Jumbo ng 13 years. Kilalang kilala ko na ito sa mukha dahil napakadaming pictures nito sa bahay na magkasama sila noon ni Jumbo. Bigla ay nangata lang buo kong katawan. Halos hindi ako makagalaw noon. Mabuti na lamang at kasama ko si Tek-Tek at pinaubaya ko sa kanyang lahat. Hi po madam, ako nga pala si Tek-Tek. At ito ang kaibigan kong si Lingling.
Baka po kasi hindi nyo alam na siya lang naman ang asawa ng lalaking nandyan ngayon sa loob ng bahay mo. At gabi-gabing nasa bahay mo. Si Jumbo. Pagtataray ni Tekte kay Maria. Biglang pinagsarhan kami ni Maria ng pinto at galit na galit si Tektek na pinaghahampas ang pintuan. Hoy, malandikang babae ka, palabasin mo si Jumbo kung ayaw mong malaman ang buong mga barangay ninyo na isa kang kabit. Hoy, buksan mo ito. Tuluyan akong napaluha papadudot at hinila ko na si Tektek para umalis pero nagmatiga si Tektek. Hindi pwede, kailangan lumabas si Jumbo. At magpaliwanag siya, galit na sabi ni Tektek. Pero hindi na ako nakatiis at nauna na akong lumakad palayo sa bahay na yon. Habang nalalabo ang mga mata ko sa kakaiyak, maya-maya pa ay hinila ako sa braso ni Jumbo. Lingling, magpapaliwanag ako. Hinila niya ako at sumakay na kami sa kotse niya. Iniwan nga niya si Tektek at humahabol sa amin. Pero hindi ko na rin siya nakuha pang mabigyan ng atensyon dahil sa sama ng loob ko at sa pag-iiyak. Papadudod pa na yung sorry ni Jumbo sa akin at sabi ko ay okay lang at huwag siyang mag-alala. Sabi ko kung mahal pa rin niya si Maria ay hindi ako tututol. Alam ko naman kako na sa buong buhay niya ay si Maria lang ang minahal niya. Ang sabi ko ay hindi ko siya papipiliin. Nasaktan lang kako ako dahil umasa ako sa mga sinabi niyang natutunan na niya akong mahalin. Tahimik lamang si Jumbo at alam ko na parang naguguluhan din siya. Sa bahay ay nag-usap kami ng tahimik lang si Jumbo at alam ko na parang naguguluhan din siya. Nag-usap kami ng masinsinan. Ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako at mahal niya ang anak namin at ayaw niya na mawala ako at mawasak ang binuo naming pamilya. Kahit na sa hindi maganda nagsimula ang lahat. Pero papadudot mahal din daw niya si Maria at naguguluhan daw siya. Si Maria ay nabuntis ng ibang lalaki habang sila pa. Pero sa huli ay iniwan lang din. Ngayon na umuwi ito sa Pilipinas ay nakipagkita daw ito sa kanya para sana sa closure ng relasyon nila. Pero naramdaman nila pareho na mahal pa rin nila ang isa't isa. Kaya tinuloy nila ang relasyon nila. Panayang sorry sa akin ni Jumbo. Papadudot mahal ko po si Jumbo at hinayaan ko siya sa kung ano ang makapagpapaligaya sa kanya. Sabi ng mga kaibigan ko ang tanga ko. Pwedeng pwede kong ipaglaban si Jumbo at papaghiwalayin ang dalawa dahil kasal kami at ako ang legal na asawa pero hindi ko yun ginawa. Sabi ko ay ayaw kong ipagsiksikan ang sarili ko. Papadudot nakapag-decide kami ni Jumbo na magiging magkaibigan na lamang kami. Pag-aaralin niya ako at sa bahay pa rin niya ako titira kasama ni Buboy ang anak namin. Kahit masakit papadudot ay tinanggap ko kung saan masaya si Jumbo. Nagsama po sila ni Maria. Doon na umuwi si Jumbo sa bahay ni Maria kasama ng anak ni Maria sa ibang lalaki. Hindi na rin umalis pa ng bansa si Maria at nagtayo na lamang sila ng negosyong restaurant at show my house na may dalawang branch. Pinakilala na rin ako ng maayos ni Jumbo kay Maria. Kahit sobrang sakit papadudot ay tinitiis ko. Pwede na nga akong maging artista dahil na-master ko na yata ang pag-pretend na okay lang ako kapag magkasama kaming lima. Ako, si Jumbo, si Maria at ang anak ko at ang anak ni Maria. Madalas na lumalabas kaming lima para ipasyal ang mga bata at bonding na rin daw namin as friends. Papadudot, ang engot-engot ko. Yon ang madalas kong naririnig sa lahat pero wala po akong magawa. Isa lang ang sinasabi ko at palaging pinagsisinungalingan ko. Hindi ko naman mahal si Jumbo. Isang malaking kasinungalingan na na-master ko ng itago sa lahat. Papadudot, nalaman na rin po ng tatay at ng nanay ko ang sitwasyon namin ni Jumbo at nung una ay galit na galit si tatay. Gusto niyang sugurin si Jumbo pero nagalit din ako kay tatay at doon ay naisumbat ko ang lahat kay tatay. Ang sabi ko kung sana akong nakinig lang sana siya noon na hindi talaga kami nagmamahalan at hindi pwedeng pakasal ay hindi sana hindi na umabot sa ganito ang lahat. Ang sabi ko kay tatay, siyang may dahilan kaya nagkakandaloko-loko na ang buhay ko. Napakasal ako sa taong hindi ko mahal at hindi ako mahal. Kahit ka kung anong gawin,
na pagwawala niya ay hindi pa rin maiwawak kasi na talagang wala na kaming pag-asa pa ni Jumbo. Pasalamat na lang kako kami dahil kahit papaano ay maganda ang relasyon namin ni Jumbo bilang magkaibigan. Naibigay naman kako lahat ni Jumbo ang dapat na para sa anak namin. At pinag-aaral pa ako dahil kahit na hindi niya sana kargo yon. Natauhan naman si tatay at hinayaan na rin kami na magkaganon. Hindi nang tagal, Papa Dudut, ay kinuha na rin kami ni tatay at bumalik ako sa amin kasama ng anak ko. At hindi po nagtagal ay nakapagtapos na rin po ako sa kolehiyo. Tuloy pa rin ang pagiging magkaibigan namin ni Jumbo at sa ngayon, Papa Dudut, ay nagtatrabaho na ako bilang isang office staff sa Metro Manila. Sa ngayon, Papa Dudut, tuloy na rin naglaho ang nararamdaman kong love para kay Jumbo. Dahil sa ngayon ay meron na rin nagpapasaya sa puso ko na nakilala ko dito sa aking trabaho. Sa ngayon po ay binabalak din namin ni Jumbo na pag-ipunan ang pagpapaanal para syempre mapakasalan na niya si Maria at ganun din ako kung sakali. Kung tutuusin, Papa Dudut, ang love story ni Maria at ni Jumbo ang nakikita kong pang teleseryang kwento. Biruin mo, ang tagal nilang naging magkarelasyon pero dumating sa pagsubok na nabuntis si Maria ng ibang lalaki at iniwan lang din. Ganon din si Jumbo, sa sobrang sakit ng naramdaman ni Jumbo ay naituon niya ang atensyon niya sa akin at nabuntis din niya ako. Pareho silang nagkamali pero sa huli ay naitama pa rin nila at sila pa rin sa huli. Sa ngayon po ay may sarili na rin silang anak na babae. Ang anak ni Maria sa una ay lalaki. Lalaki din ang anak namin ni Jumbo. Oo nga po pala, Papa Dudut, si Buboy, ang aming anak ay nasa custody din po ni Jumbo at ni Maria. Sama-sama sila at masaya ako dahil napakabait din naman ni Maria sa anak ko. Looking forward, Papa Dudut, na maasikaso na namin ang aming pagpapaanal. Madalas po akong bumibisita sa kanila dahil sa anak ko at natutuwa ako dahil kahit na ganoon ang pinagdadaanan naming lahat ay masaya na kami sa kasalukuyan naming buhay, that we are all friends. Sana po ay may kapulutang aral po sa aking kwento. More power and God bless. Nagmamahal, Lingling. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.